Hello mga ka-G-Labers, this is Giovanni B of Electronic G-Lab. So, magpa-practice ulit tayo, maglalaro tayo. So, gagawin natin to, i-re-repair natin to. Problem nito mga ka-G-Labers ay no power siya, mapa AC o DC. So, ang gagamitin ko muna ay yung DC. So, yan na lang ang gagamitin natin para safe tayo sa paghahawak sa loob ng mga parts. So, meron tayong 12 volts. So, i-check natin ng digital para mas makita natin. So, nakagamit po ako ng power supply na 12 volts. Yan, 12 volts. So, i-plug in natin. So, nakikita nyo naman mga ka-G-Labers, no power siya. So, wala siyang power. So, yan ang aalamin natin at i-discover natin kung ba't wala siyang power. So, basic troubleshooting, basic electronics para sa mga gustong mag-DIY o sa mga gustong matuto na hindi pa masyadong marunong. So, para sa inyo to mga ka-G-Labers. So, tingnan natin to. Let's get started. Bale, una natin gagawin, siyempre bubuksan natin ito mga ka-G-Labers, aalisin natin yung mga tornilyo para matingnan natin yung loob. So, makita natin yung pinaka mainboard niya. So, habang binubuksan natin ito, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na video. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga video. So, titingnan natin kung madali o mahirap itong aayusin natin. Hindi pa natin alam. So, step by step natin ito aayusin para mas maintindihan nyo, lalo na sa mga baguhan. So, ito na natanggal na natin yung tornilyo at ito na yung pinaka mainboard. So, mag-check muna tayo ng voltage mga ka-G-Labers para mas malaman natin kung saan tayo mag-proceed. So, dito muna tayo sa power source kasi ito yung kailangan natin hanapin. So, negative to positive, titingnan natin. So, meron tayong nasukat na 0.3221, mga ganyan, something. So, napakababa. So, ibig sabihin, drop down siya. So, wala tayong nasusukat na voltahe. So, titingnan natin kung may shorted ba to. Nung tinis natin yung DC jack, parang wala naman ako nakitang shorted. Yan, kita nyo. Nasa mig naman yung nadidetect natin. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung jack, tapos titestingin natin kung mayroon ba siyang contact na maigi. So, kung lumalabas pa yung supply niya dyan. So, dahil wala talaga siyang ka-power-power. So, baklasin lang natin muna ito mga ka-G-Labers para makita natin at mas matanggal natin yung DC jack natin o crown plug ay crown jack para matanggal natin. Tapos, itest natin kung may lumalabas pa siya na 12 volts na power supply. So, yan ang titingnan muna natin. So, baklasin lang muna natin ito mga ka-G-Labers. Thank you.
Bale, ayan na yung mga ka-J-Lovers. Natanggalan natin yung DC jack na natin. So, test natin kung meron tong lumalabas na 12 volts. Tingnan nga natin. So, meron naman. So, meron siya mga ka-J-Lovers. So, ibig sabihin ay good ito. So, nasa board yung problema. Hahanapin natin yan kung alin ba yung nagka-problema. So, isa-isahin natin para mas mahanap natin at maintindihan. So, step by step natin itong i-check para mas madali natin makuha at matrace natin yung pinaka-problema nito mga ka-J-Lovers. So, titingnan muna natin to para makita na natin yung pinakasira niya. So, okay itong DC jack. Ikbalik lang natin to ulit. Bale, pass forward natin ulit. Ikabit lang natin tong DC jack natin. So, kung bago ulit kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na video. So, maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel, mga ka-J-Lovers. Bale, ayan ha. Nire-resolder na natin. Tapos, next natin ay ikabit natin yung ano natin, yung ground plug o DC source natin na 12 volts. So, itest natin kung magkakaroon na ba ito ng 12 volts. So, wala pa rin. So, suyurin lang natin. Ito siya. Ito. May dinaanan siyang diode. Ito. So, ang gagawin ko ay ihang ko muna itong diode ito. Ang diode na ito. Ihang ko muna itong diode na ito. So, ihang natin yan. Diode na yan. Tapos ititest natin kung meron na ba siyang 12 volts. So itong diode na to naka-design for naka-series yan mga ka-J-Lover supply. Galing DC source papunta na yan sa amplifier circuit natin at sa player natin. Sa module niya. So ihang muna natin. So galing yan DC source. So, yan, naihang na natin. Tapos, itest natin kung magkakaroon na ba ng 12 volts, mga ka-J-Lovers. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng 12 volts. So, meron nga siyang 12 volts. Ibig sabihin, yung dinaluyan nito ay mayroong shorted. So, meron na tayong 12 volts. Hindi naman sira yung diode. Kasi, dito lumipat yung 12 volts. Okay naman. Pero, pagdating dito sa source na papunta na doon sa amplifier natin tapos papuntang player module ay parang kinakain yung supply. So nawawala ng supply. So gagawin ko naman next ay tatanggalin ko yung solda ng paan ng pinaka main amplifier natin. So module yan mga ka-J-Lovers, hindi siya IC. So naka-module na siya, so one set na siya nakalagay dyan. So ito yan mga ka-J-Lovers, naka-module na siya. So, tinanggal ko muna yung power source niya. Tapos, ititest natin kung magkakaroon na ba siya ng 12 volts. So, binalik ko na yung solder ng diode. So, titingnan nga natin kung meron pa siyang supply. So, wala pa rin. So, ibig sabihin, walang problema dito sa amplifier module natin. So, may iba pang problema. So, ang gagawin natin ay susuyurin natin kung saan pa siya papunta mga ka-J-Lovers. Ito, susuyurin ko lang. Galing siya dito, yan positive. Papunta siya dyan. Para may dinaanan siya. Bali, papunta siya dito sa diode na to. Itong diode na to ay yung ultrapass na high frequency, low voltage na diode. So, galing yan, source yan ng chopper transformer na galing sa primary natin. Tapos may transformer, siya na yung nagsisilbing rectifier ng secondary natin. So hinang ko muna siya. So nagkaroon tayo ng 12 volts. So ibig sabihin, shorted yung diode. Tingnan nga natin. So wala. So dito, mayroon.
Tapos yan, meron siya dyan 12 volts dito. May dinaanan siyang diode, kaya 11 na lang doon sa may ano na yun. So ikabit ko na itong amplifier module natin na source, power source. So ito na yung diode, naghang na yan. So istingin nga natin kung magkakaroon na siya ng audio. Hinan ko muna yung diode ha. Istingin natin kung magkakaroon siya ng audio. So what then is your next plan of action? I will observe what they will do next. If they continue picking on me, I will talk to my parents. So yan ang mga ka-G-Lovers, meron siyang audio. So ibig sabihin good yung amplifier module natin. So meron tayo yung audio. So inok ko muna yung TV ko na pinapanood ko. So para mas mapapakinggan natin yung audio. So good siya, meron siyang audio. Ibig sabihin okay yung amplifier module natin. So next natin mga ka-G-Lovers ay ititest natin tong regulator. So wala pa rin kasing ilaw, kita nyo. Test natin tong regulator na to. So probably yung number nito ay 7805. So 5 volts regulator. So meron tayong 5 volts. So meron tayong 5 volts. Yorin lang natin kung saan umabot yung mga supply nito. I-test lang natin mga ka-G-Lovers yung mga ibang component dito kung may umaabot ba na supply. So bali okay yung regulator natin, may 5 volts out siya. Kita nyo 5 volts out, meron siyang 5 volts out. So ibig sabihin okay na okay yung regulator natin dito. So dito papunta mayroon pa rin supply. So ibig sabihin gumagana naman. Ba't kaya nawawala yun power nito? Wala pa rin power. So sinisipat-sipat ko muna mga ka-G-Lovers, tinitingnan-tingnan. The Bluetooth device is ready to pair. Habang ginagalaw ko siya mga ka-G-Lovers, bigla siyang umilaw. Pagkita nyo, bigla siyang umilaw. Ibig sabihin, parang may lost contact. So, hindi pala yung diode lang ang sira, kundi may sira pa dito sa module ng player natin. So, ang gagawin ko muna, ay re-resolder ko muna na posibilidad na pwedeng tinamaan. So, i-resolder ko muna siya mga ka-G-Lovers. Bali ganun pa rin mga ka-G-Lovers, na wala pa lang yung power niya nung yung ginalaw-galaw natin, naka-power na siya. So parang may delay ng konti. So ang gagawin ko ulit ay magre-resolder pa rin yun ako. So parang siya may delay ng konti bago siya mag-power on. So baka ganito yung design niya. Pero kanina grabe yung katagal, wala talaga siyang ka-power. So nung ni-resolder natin dito, nagkaroon na siya, kaya lang may delay ng konti. Baka ganun lang talaga yon. Pero pasiguro pa rin ako mga ka-G-Lovers, nire-resolder ko pa rin yung circuit to. So resolder lang natin yung resolder to. Tapos mamaya titisingin natin ulit to. So habang nire-resolder natin to mga ka-G-Lovers, promote ulit tayo ng ating channel. Kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. So huwag nyo naman kalimutan mag-hit ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga videos. So ito, para sa inyo ito mga ka-G-Lovers, para matuto kayo mag-DIY in case na masira yung unit ng ganito rin. At least meron kayong idea at meron kayong
feeding tingnan. So magkakaroon na kayo ng idea kung paano siya i-repair. So mapadali o mapahirap, at least meron kayong idea kung paano i-repair. So yan ang purpose ng natin ng pag-aayos nito. So para sa inyo to mga ka-G-lovers, lalong-lalo sa mga baguhan at sa mga gustong mag-DIY. So ayan na mga ka-G-lovers, nung resulta natin, medyo madali na siya. Wala na yung delay. So lagyan natin ng USB, tingin natin kung magkakaroon ba siya ng sound. So bali yan ang mga ka-G-lovers, okay na yung amplifier natin. So tumunog na siya mga ka-G-lovers, so ibig sabihin okay na to. So next kong gagawin ay papalitan natin yung fuse, yung diode. Papalitan natin yung diode, tatanggalin natin yung diode, tapos papalitan na natin siya ng pampalit natin. So ito, tanggalin na natin yung diode. So ito yung high frequency, low voltage na diode. So ito, may history na pala ito ng repair kasi meron na siya nakalagay na soldering lead. Mainit pa na kaunti. Yan ang bitawan ko. So ito yung number niya, nagsisimula siya sa SR60. So SR60, so mahirap-hirap itong hanapin. So ang gagawin ko ay hahanap ako ng mga power source na board or PSU natin na mayroong mga ganyan. So i-test ko muna yung diode mga ka-G-lovers. Ito yung diode. Shorted nga talaga. Balik rin natin. So shorted nga talaga mga ka-G-lovers. Kaya siguro drop down yung supply ng AC or DC natin na source dahil may shorted yung diode. So balik tayo dito mga ka-G-lovers sa ginagawa natin. So umahanap ako ng pwede natin magamit na diode para sa pag testing natin. So ito sa power source ng ng player. So kinuha ko muna yung diode niya. So hindi kasi pwedeng ordinary diyan, umiinit, dapat ganito. Yung high frequency low voltage diode. So SR din to. 3440, so 340. So SR 340. So ikabit lang natin itong mga ka-G-lovers, tapos itesting natin. So sukatin ko lang muna para mapakasya natin. So alisan natin ng solder. So ikabit ko lang muna itong mga ka-G-lovers. Yan, ikabit lang muna natin to. So bali, fast forward natin ulit. So bali ayan na nga mga ka-G-lovers, ni-resolder na natin siya. So tapos na tayo mag-resolder nito. So itong diode na kinabit natin ay para dyan sa chamber transformer. So siya ang magsisilbing rectifier ng chamber transformer natin. So yung DC source kasi natin, mayroon na rin siyang sariling diode. So ito para dito yan sa AC source ng chamber transformer para maging DC. So okay, lagyan natin ng mga tornilyo. Kabit lang natin ito lahat, tapos testingin natin ulit. So fast forward natin mga ka-G-lovers para hindi kayo mabagot. So doon na tayo sa pag-testing natin ito. So ikabit lang natin yung mga tornilyo, balik lang natin lahat, tapos testingin natin ulit. So ayan, kinakabit na natin yung mga tornilyo mga ka-G-lovers. So hindi ko pala napansin mga ka-G-lovers, hindi nakatama yung indicator light natin sa butas. So nasa ilalim. So itatanggal na lang ko na lang yan mamaya siguro.
For demo purposes, pwede na muna to para matesting natin. So, magtitesting na tayo mga ka-G-Lovers. So, lalagyan natin to ng power source, tapos lagyan natin ng USB. So, titingnan na natin kung tutunog na ba siya. So, kung magkaka-power na. So, tinestingan natin kanina, meron na siyang power. So, malamang magkaka-power na to mga ka-G-Lovers. So, yan na. Nasa ilayan man yung, ano natin, yung... Magkaroon 2655 BFX indicator light. BFX ang code. Pero may ilaw na siya. So, kapitan natin ng USB para matesting na natin yung music niya. Kung gumagana na ba siya. Yan ang plus 6 BFX. Bali yan ang mga kag-lovers. Okay na okay na siya. So sana meron ko na naman natutunan na pag-prepare natin ito. So yan, nasa ilalim yung ilaw niya. So kabit ko na lang siya mamaya. Thank you very much. Lagi niyo pag-subaybay sa ating channel. God bless you all.